my future husband. I love you. I love you too, my treasure. Kasi nakikita akong makasama ko pagtanda. Namin ng mga anak ko. Trisha. No. Hindi ko kaya. Kaya rin mo. Tama mo. Hi, love. Love you. Hospital. Miss Lulu, help me. Patay ka na. What do you mean? Dali mo lang sa hospital. Sige na. Please. Please. Nalilis to. Hindi pa ako patay! Wala akong magagawa para matulungan. Bakit ako namatay? Lord, ayoko pa umatay. You don't understand. Ang dami kong mamplano sa buhay ko. Ang dami kong mamplano sa mama ko. Sa kumpanya namin kay March. I can't die! I can't die! Please, help me. I'm sorry na nangyari sa'yo ito. I'm sorry, pero wala akong magagawa para matulungan kita. Miss, help me. Gawin mo lahat. Ang dami kong pamplano, okay? Ano pa ako? I don't want to go. Ayoko pang mamatay, Miss. Tulungan mo ako. Patay ka na. Hindi ka patay, bakit mo ako nakikita? Bata pa lang ako, nakakita na ako. At ang totoo, hindi ka nag-iisa dito. Lola, bakit siya po tinigil? Bitin! Gusto ko lang malaman kung nakikinig pa kayo. Opo, no, nakikinig po, kami. Lola, nakikinig po kami. Oy, very good. Sana po napunta si Briggs, Lola D. Malalaman nyo. Ito, manood kayo. Sa table, ha? Yes. Oh, asa ba yan? Yan, sige. Ay, check nyo nga. Baka handa na yung ulam. Yung food, ha? Yung food. Opo. Oo, sa kusina. Pa-check na, ha? Ma? Yes? Ma'am? Akala ko narinig ko si Briggs. Wala ka bang narinig? Wala po. Parang tinawag niya yung pangalan ko. I'm sorry. Napatay na ako. Na-accident ako, ma. I'm so sorry. So nice! Hello? Yes, speaking. Ano?
Pumunta na ako dyan! Pumunta ako dyan! Na-accident yun si Briggs! Ay, ako! Jesus, go in there! Alam mo na, March. Gusto ko itong mahawakan kahit for the last time. I'm so sorry. Kuya. Kaya bakit siya nandito? Alam mo na rin ba? Sinabi niya sa akin kanina na parang hindi ko makagat yung mga breaks niya. Sana sinabi ko sa kanya kanina na mag-stop siya, tumigil mo na siya. Sana sinabi ko sa kanya yun, Jinx. Sana sinabi ko sa kanya yun. It's okay. Hindi mo naman alam na mangyayari yun. Kuya, buti nandito ka to comfort her. Jinx, patalan na natin siya. Sige. Sanay ka na. Sa akin nga, walang dumadalaw. Wala na rin nakakaalala sa akin. Saan po ba ang puntod ninyo? Ganda. Salamat, Iha. Nakadibing? Well, I didn't see any tool for me. And I've been waiting na magpakita si Dad sa akin. But he's not here. Ano bang pangalan ng daddy mo? Ruben Mendoza. Mga kaibigan, patulong naman na. Hinahanap niya kasi yung daddy niya. Ang pangalan, Ruben Mendoza. Baka kilala ninyo. Ruben? Walang Ruben dito. Oo nga. Sige, salamat. That's weird. I always thought that when we die, sundin tayo ng mga mahal natin sa buhay. Baka sumama na sa puting ilaw yung daddy mo. Ayaw mo ba nun? Ngayon, at peace na siya. Ikaw ba, hindi ka pa rin sinusundo? Ibig sabihin lang yan, eh, baka meron kang mga unresolved issues o unresolved attachments dito. Kaya hindi ka pa nasusundo ng ilaw.
Well, I guess I still want to spend time with my family. Lalo na si Marge. Yeah. Wait. Alam mo, pwede mo akong tulungan eh. Pwede mo ba siyang kausapin? Tapos pwede mo sabihin sa kanya na nakikita mo ko and ang dami ko pang gustong sabihin sa kanya. Can you please help me? Pressure. Naiintindihan kita. Bandahan natin siya. Thank you. Talaga ba? Sarap ba ng food natin? Next time ulit, ha? Doon ulit. But, you know, mas okay na ba sa'yo yun? Oo, yeah. Gusto ko doon. Sige, no problem. So, anong gusto mo? Doon ulit. That's Marge. Sarap kasi doon eh. Sarap. Marami. Sino yung lalaki? Ba't parang ang close-close nila? Kuya ko yan. Thank you. Thank you for coming with me. Well, mas nauna naman sila maging close bago maging kami ni Marge. Good thing is here. At least may dumadami kay Marge, di ba? Kung sino pa yung mga pinagkakatiwalaan kong tao, sila pa yung magtatraidor sa akin. Rick, baka naman ngayon lang nangyari to. Baka ngayon lang sila nag- So what? Does it make a difference? Girlfriend ko pa rin yung tinalo ng kuya ko. Rick, wala ka na. I'm sorry, alam kong mahirap tanggapin, pero yun yung totoo. Hindi mo baliktad kayo ni Leo. Dahil si Leo, nung namatay siya, mas gusto niya makahanap ako ng iba. Cool. O si Leo, siya dapat yung mapapangasawa ko. Wedding day namin yung araw na namatay siya. Nabangga din siya doon sa puno kung saan ka nabangga. I'm sorry. Nandito siya, sasabihin niyo sa'yo na kailangan mo i-let go si Marge. Rickson, gusto mo ba habang buhay siya malungkot? Of course not. I want her to be happy, of course, diba? Ayun naman pala eh. Hayaan mo siyang magmahal ulit. At saka ayaw mo ba nun may mag-aalaga ng iba sa kanya at kuya mo pa? Honestly, you have a point, Trisha. Ang masakit lang kasi sa akin din yung bigla-bigla niya ako pinalitan. Here you go. Hinahanap ka na mga iba. Bakit? Kasi wala pa akong ibang nakikita na kaya kong mahalin na higit pa sa kanya. Wow. I admire you for that. Alam mo, Trisha, I just wanna go home. Pwede bang yung mama ko na nakausapin natin? Tulungan mo ako. Please.
Ano po yun? Andito po ba si Mrs. Mendoza? Ay, wala po si ma'am. Asan daw siya? Asan daw po siya? Asan siya? Bakit po tinatanong kung nasan ang amo ko? Sabihin mo, kaibigan mo ko. Kakilala tayo. Kaibigan ako ni Briggs. Kilala ko po lahat ng kaibigan ni Sir Briggs, Uy. At hindi ko pa inaalala. Pasensya na po. Ang bilin po ni ma'am sa akin, pag hindi ko po kilala, huwag ko pong papapasukin. Kaya pasensya na po kayo. Sorry for that. Okay lang. Sanay naman ako sa ganyan. Karamihan kasi kapag sinasabi kong nakakita ako ng multo, wala namang naniniwala sa akin. Ikaw, paano ka? Talo mo na siguro ako. Itay ko si Mami. You can go na. Thanks for the help. Ingat ka. Magpapahanda ako ng dinner, ha? Kain tayo. Just for you. I'm not hungry. But Ma, you have to eat. Hindi nga ako nagugutom. I'm really sorry this happened. Ma, I miss you so much. If alam ko lang na ganito ko ako mawawala, I should have spent more time with you. Hindi ko ka! Pwede sana hindi na tayo nagkatampuan sa pagliliit na bago. Ma, I'm really sorry. I'm sorry kung hindi kita dinala dun sa date. Sa lugar na gusto mo. I'm really sorry. Kung alam ko lang, Ma. Ay, sana nakis kita bago ko nawala. Kuya, masama lang ako sa'yo. Girlfriend ko yun eh. Madami naman diyang iba, di ba? Wala na akong magagawa to. Sana lang itrato mo ng maayos si Marge. Hindi kagaya ng iba mong babae na tinutukoy mo lang. Di ba siya? At alam kong alam mo yan. Kuya, please. Love her as much as I love her. Or more. Kung ano yung magbibigay mo, please, magbago ka na for March. Please. Hello? Alam mo nga, tampo ako sa'yo. Bilis mo kasi ang pagpalitan eh.
But Trisha's right. Wala na nga ako. And you need someone to be with you. Marge. Alam mo, wala akong ibang gusto kundi ang Smyra. And if you find that happiness with Kuya, then... then so be it. Love, keep on chasing your dreams, huh? Klisha yung man yung kasabihan na live each day as if it were your last. Totoo pala yun. Totoo pala kasi yun yung natutunan ko. Sana maging masaya ka. Kayo ni Kuya. I love you so much, but no. Ito naman po, Doc, para sa inyo. Thank you, Trisha. Ako, wala bang bulaklak? Uy, mahiya ka naman. Laki dapat ang nagbibigay ng bulaklak. Doc, nagbibiro lang ako. Besides, hindi ko pa rin nakikita yung puntod ko eh. I don't know why. Baka nakaburol ka pa. Yung nga rin, hindi ko alam kung saan ako nakaburol eh. Naku, hanapin mo. Tapos makinig ka sa iology mo. Nakakaiyak yun. Huwag na. Masakit sa damdamin yun. Akala ko nga, doon ka na magsistay sa inyo eh. Karamihan ko sa mga namamatay, hindi na sila umaalis sa mga bahay nila. Okay na, Trisha. Nasabi ko na yung gusto kong sabihin kay Mama. Tanggap ko na rin si Kuya at si March. Na merito ko. Masaya ako para sa inyo. Siguro anytime, suluin ka na rin ang puting inyo. Max! Mr. Alvarez! Mr. Alvarez! Brex! Ano ba? Sadali lang! Tama na! Tama na! Tama na! Bakit mo sila pinagtatanggol? Malaki ang kasalanan nila sa akin! Mr. Alvarez, hindi ko alam kung sinasabi niyo. Kayo ho, nanloko si daddy ko. Tama ko ba? Tapos ko tulungan ang kuya mo na magnakaw ng pera sa kumpanya. Inilaglag niya ako sa papa mo. Kaya nawalan ako ng trabaho. Kayo ang may kasalanan kung bakit maghirap ang pamilya ko. Kaya tinapos ko ang buhay ko. I'm so sorry ho. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Hindi ho magagawa ni kuya yan sa kumpanya namin. At ako ba lumalabas na sinungaling? Okay ka lang? I don't know. He sounded so sure. Pero ayoko maniwala sa kanya na ginagawa yun ni Kuya sa kumpanya namin. Bakit sinasabi ni Mr. Alvarez na minanakaw ko daw? Kaya mag-ingat kami na nangira sa'yo dito. Hey, Sir Jakes. Pinapatawag niyo nga raw po ako? Oo. Gusto ko lang malaman kung may update na ba sa pinapagawa sa'yo ni Brix. Sir, it's very hard to make people talk. Hindi ko naman po pwedeng dumiretsong magtanong sa kanila. Kasi ang bilin sa akin noon ni Sir Brix, I have to be very discreet po. But don't worry, sir. I'm still working on it po. Good. Basta the moment na may malaman ka, sabihin mo kagad sa akin, ha? Yes, sir. You have to get to the bottom of this. And Angela, thank you so much. You're doing our company a very big favor. Thank you din po, sir. Please me lang po. Kaya alam kong truly impossible na ikaw magnanakaw, Kuya. Alam kong pares nating mahalang kumpanya ni Papa. I'll make sure na wala kang mahahanap, Angela. And now that Brix is out of the picture, wala na talagang makakabukol sa pagnanakaw ko. Wow, this is so amazing. Oh. You know, whenever I thought of someone, bigla lang parang nagte-teleport sa tabi nila. Inisip mo ako? Well, yeah. Kasi, I tried talking to Ma. To
tulog lang siya buong maghapon, tapos pagising niya, ganun, tulala pa rin. So, nung lumabas siya, natuwa ako kasi at least lumalabas siya. And I thought of you. I don't know, I just feel so lost and... ikaw lang yung nakikinig sa akin. In a way, parang comfortable na rin ako. Akin yung bag! Bitawan mo siya! Minsan kasi kapag nagkakasakit ka nang wala namang dahilan, ang ibig sabihin ay kasama ka na ibang entity. Ayoko pa mamalay! Hindi ko pa oras! Hindi pa! Ano ba nang sumungkahan sa mga polis? Aren't you scared of them? Sobrang dami na dito, ha? Lagi na naman silang nasa paligid, Blix. Hindi rin ako nagpapatakot sa kanila dahil kapag natakot ka, advantage para sa kanila. Blix, buhay ka pa.